Welcome back, kaibigan! Sa nakaraang video ay tinalakay natin kung paano naimbento ang computer. Ngayon naman ay talakayin natin ang history ng paglikha nito sa maikling salaysay lamang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka na, kaibigan, pindutin mo lang ang subscribe button sa ibaba upang maging update ka sa ibang pang-aralin natin. Ang mga unang computer ay pangunahing ginamit para sa mga numerical na kalkulasyon. Gayunpaman, dahil ang anumang impormasyon ay maaaring ma-encode, ayon sa numbers, napagtanto ng mga tao na ang mga computer ay may kakayahang magproseso ng impormasyon sa pangkalahatang layunin. Si Charles Babbage ay itinuturing na ama ng computer. Isang mathematician, pilosopo, inventor at mechanical engineer. Ang lugar ng kapanganakan ni Babbage ay pinagtatalunan, ngunit ayon sa Oxford Dictionary of National Biography, ay malamang na ipinanganak siya sa 44 Crosby Row, Walworth Road, London, England. Noong 1822, una niyang sinubukang lumikha ng tinatawag na difference engine na makakakalculate ng mga mathematical at astronomical table sa pamamagitan ng pag-ikot ng crank. Nang maglaon, pinalawak niya ang ideyang ito sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng isang analytical engine na magiging isang aparato na maaaring iprogram upang magsagawa ng anumang pag-calculate. Ang unang modernong analog na computer ay isang tide predicting machine na inimbento ni Sir William Thomson na kalaunan ay naging Lord Kelvin noong 1872. Ang differential analyzer ay isang mekanikal na analog computer na idinisenyo. Noong 1931, natapos ni Van Nevar Bosch ang kanyang pinakamakabuluhang imbensyon. Ang differential analyzer, isang pasimula sa modernong computer. Gumagamit ang differential analyzer ng mga gear, rod, at spinning disk upang gayahin ang problema sa differential equation. Ang pangunahing bahagi ay ang integrator na kumukuha ng mekanikal na representasyon ng isang derivative bilang input at nagbabalik ng mekanikal na representasyon nito na pagbabago bilang output. Hanggang dito na lang muna, kaibigan, itutuloy natin ang topic na ito sa susunod na videos. Siguraduhin mo na naka-subscribe ka upang updated ka sa mga susunod na topic natin. Maraming salamat, kaibigan, hanggang sa susunod.